Hercules POV. Malaki na si Alina at kung ano man ang lumalabas sa bibig ko ngayon ay naiintindihan niya na. Nang banggitin kong pagkakakulong ng nanay niya ay lalong pumalahot na ng iyak. Lalo naman ako nakaramdam ng inis, kaya wala sa sariling naibot ako ang hawak kong alak sa sahig na siyang nagbiging ng malakas na ingay, dulot ng pagkabasag ng bote ng alak. Shut up! Tonya, ilayo mo sa akin ang batang yan! Ilayo mo siya! Now! Galit kong sigaw sa kasambahay kong si Tonya. Napansin kong napatigil naman sa pag-iyak si Alina. Nagulat marahil sa lakas ng boses ko. Sa bagay, first time niya palang nakitang biglang pagbabago ng ugali ko. First time niya rin na nakita akong sumigaw dahil sa galit. Daddy, bakit po kayo nagagalit? Narinig kong bigkas ni Alina na halata na sa boses nito ang pagpipigil na maiyak. Daddy, I am not your daddy, kaya stop calling me daddy. Galit kong singhali kay Alina. Bigla ko nakalimutan kung ano man ang kondisyon niya ngayon. Galit ako at wala akong balak na i-please kung ano man ang damdamin ng iba. Narinig kong muling pagpalahaw ng iyak ni Alina dahil sa sinabi ko. Alangan namang kastiguhin ko pa sana ang batang napansin kong pagdating ni Mommy, Susan. Mabilis nang nilapitan si Alina at niyakap. Anong nangyari? Hercules, anong ginawa mo sa bata? Gulat na tanong ni Mommy sa akin. Napansin ko sinipat niya pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa pero hindi ako umimik pa. Naglakad ako palabas ng living room para maiwasan ang mas mahaba pang drama na magaganap sa buhay ko ngayong gabi. Hercules, ano ba? Kinakausap pa kita. Basta mo na lang ba akong tatalikuran? Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Nainis na bigkas ni Mommy. Natigil ako sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. Sinulyapan ko na muna si Alinang nasa bisig niya bago ako nagsalita. Saka na tayo mag-usap, ma'am. At pwede bang ilayo niyo na muna ang batang yan sa akin? Seryosong sagot ko. Kaagad na rumihistrong gulat sa mga mata ni Mommy dahil sa sinabi ko. Anong sabi mo, Hercules? Lasing ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Pati ang walang muwang na bata, pinag-iinitan mo? Seryosong bigkas ni Mommy. Seryoso ako, ma'am. Ayaw na ayaw ko nang makita pang pagmumukha ng batang yan dito sa pamamahay ko. Kapag makita ko pa siya bukas dito sa mansyon, ipapakuha ko na siya sa mga DSWD. Total naman hindi ko naman anak ang batang yan at wala akong pananagutan sa kanya. Baliwala akong bigkas at tinuloy ko na ang paghakbang. Mabilis ako umakyat ng second floor at pumasok sa loob ng kwarto. Alam kong nagiging unfair na ako pero anong magagawa ko? Siguro simula ngayong gabi, matututo na akong mamuhay ng mag-isa. Wala nang halaga sa akin ang lahat. Wala nang kwentang lahat-lahat na kung anong meron ako. Sa kwarto ko na lang din itinuloy ang pag-inom ko. Wala eh, wala naman akong ibang pwedeng gawing sandigan kundi ang alak lang. Kailangan kong alak para makalimot kahit saglit lang sa makamalasan dumaan sa buhay ko. Lumuha man ako ng dugo, wala akong magagawa pa. Hindi na may babalik ang lahat, hindi na may babalik sa dati ang buhay ko. Sirang-sira na ako, sirang-sira ng buhay ko dahil sa katangahan ko. Hindi ko na namalayan ang sumunod na sandali. Basta, nalimpungatan na lang ako na may humawak sa buhok ko kasabay na pagdampi ng labi ng kung sino sa pisngi ko. Daddy, Daddy Hercules, narinig kong bigkas na isang malambing na boses. Wala sa sariling napadilat ako at ganun na lang ang tuwa ko nang masilayan kong inosenteng mukha ni Stephen Stell. Baby, nandito ka? Ayos ka na ba? Magaling ka na ba? Kaagad kong bigkas. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata at mabilis akong bumangon at mga hawakan ko na sana siya sa kamay niya pero mabilis naman siyang bumaba ng kama at dumistansya sa akin. Anong nangyari? Galit ka ba kay daddy? Galit ka ba dahil munti ka na mapahamak? Malambing na tanong ko sa kanya. Hindi siya nakaimik bagkus. Seryoso lang siyang nakatitig sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng kaba. Mukhang galit nga ang anak ko. Siguro nagtatampo talaga siya dahil sa nangyari. Pero teka, sinong kasama niya? Nandito ba si Bridget? Si Selena? Baby Stell? Sino kasama mo pagpunta rito? Kasama ba mami mo? Hindi na ba siya galit sa akin? Nasaan si Selena? Nakangiti ko muling tanong kay Stell. Napansin kong wala man lang kahit na anong reaksyon siyang pinakita sa akin ngayon. Seryoso lang ang kanyang mukha hanggang sa napansin ko na basang-basa siya. Yes.
Basang-basa siya? Why? Don't tell me na naligo siya. Anong nangyari? Hindi pwedeng basang-basa na pumasok dito sa loob ng kwarto ko si Stel. Malakas ang buga ng aircon at baka magkasakit siya. Mabilis akong bumaba ng kama at nilapitan si Stel. Naglakad ako palapit sa kanya at nasaan yung hawakan ko na sana siya. Pero sa isang iglap, bigla siyang naglaho sa paningin ko. Daddy! Daddy! Narinig kong tawag niya sa akin. Wala sa sariling napalingon-lingon ako at ganun na lang ang palalaki ng mga mata ko. Nang napansin ko na nasa gitna na siya ng pool at palutang-lutang na. Stel! Stel anak! Nandiyan na si Daddy! Hintayin mo si Daddy! Ililigtas ka ni Daddy, Stel! Stel! Anak! Halos sumisigaw kong bigkas. Akmang tatalo na sana ako sa pool. Pero isang malakas na pagsampal ang naramdaman ko na siyang dahilan kaya napabalikwas ako ng bangon. Hercules! Hercules! Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Ayos ka lang ba? Seryosong bigkas ni Mommy. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at saka ako na-realize na panaginip lang pala ang lahat. Wala sa sariling napatitig ako sa labas ng bintana. Mataas ang sikat ng araw sa labas pero nakakaramdam ako ng pananakit ng ulo ko. Mom, ano nangyari? Nasaan ako? Bigkas ko na mapagtanto ko nang wala ako sa sarili kong silid. Ang huli kong natatandaan, umiinom lang ako ng alak pero nagising ako ngayon na nasa isang hindi familiar na silid na ako. Nandito ka sa hospital. Pagkatapos mo magpakalango sa alak, naabutan kita sa silid mo nakahandusay sa sahig at walang malay. Halos tatlong araw ka rin tulog, Hercules. Seryosong bigkas ni Mommy. Hindi naman ako makapaniwala dahil sa narinig ko mula sa kanya. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Sigurado ka na ba dyan? Seryosong tanong sa akin ni Kuya Clifford habang abala ko sa paglalagay ng mga importanteng gamit ng mga anak ko sa aking maleta. Bukas ng hapon ang alis namin pabalik ng New York at ngayon pa lang kailangan ko na maghanda. Wala naman akong aasahang gagawa sa trabahong ito eh. Ako lang, lalo na't pinalayas na namin ang dalawang yayas ng mga anak ko dahil sa ginawa nila noon. Nakipagsabuatan sila kay Hercules na naging dahilan kaya muntik nang malagay sa alanganin ang buhay ng mga anak ko. Yes, nakaligtas ang dalawang anak ko sa tiyak na kapahamakan. Naging critical man si Stel, pero matapang siya. Lumaban siya at kahit na hindi pa siya 100% na magaling, alam kong magiging maayos din ang kanyang kalagayan. Babalik din sa dati ang sigla niya. Sobrang laki ng naibigay na trauma sa kanila nang nangyari. Alam ko na rin kung sinong salarin at alam ko na rin na hindi aksidente ang lahat. Itinulak si Selena ni Rodora at mabuti naman at nahuli ng babae yun ng mga kapulisan. Tinutukan din ni Kuya ang kaso niya at sisiguraduhin ko rin na mabubulok ang babaeng yun sa kulungan. Sigurado na ako Kuya, aalis na muna kami ng bansa para sa mga anak ko. Gusto ko makalimutan nila kung ano man ang masasakit na pinagdaanan nila dito sa Pilipinas. Pilit ang ngiting sagot ko kay Kuya, natigilan to kasabay ng pagtango. I understand. Mas mabuti pa nga sigurong bumalik ka na muna sa New York. Mas makakabuti sa mga bata sa bagong environment na muna sila para makalimutan nilang mga nangyari. Nakangiting sagot sa akin ni Kuya. Thank you Kuya, pero bago yan, pwede mo bang samahan nyo na muna ako mamayang hapon? May gusto lang akong kausapin at bisitahin. Nakangiting bigkas ko. Napatitig na muna si Kuya sa akin bago tumango. Sure, sabihin mo lang sa akin kung ready na tayong umalis. Sasamahan kita, nakangiti niyang sagot sa akin bago niya ako iniwan dito sa loob ng kwarto. Kagad ko naman pinagpatuloy ang ginagawa ko. Hindi ko naman kailangan magdala ng maraming damit ng mga bata. Pwede ko naman silang ipag-shopping anytime kapag nasa New York na kami. Hands-on ang pag-aalaga ang gagawin ko sa kanila. Wala na rin akong balak na ipagkatiwala sila sa ibang tao, kaya naman magiging full-time na ako sa kanila. Ang kaligtasan nilang mas priority ko sa ngayon. Patapos na ako sa kung anong ginagawa ko na makaramdam ako ng biglang pagsakit ng ulo ko. Wala sa sariling napaupo ako ng kama habang sapo ko ang aking ulo. Para kasing umiikot ang buong paligid. Siguro epekto to ng ilang gabi kong pagpupuyat. Yes, ilang gabi akong puyat dahil ako mismong personal na nagbabantay kay Stel sa hospital. Kulang ako sa tulog at kailangan ko lang sigurong i-relax ang sarili ko. Kaya lang mabilis din ako napatayo ng kama na makaramdam ako ng pangangasim ng aking sikmura. Naduduwal ako kaya wala sa sariling napatayo ako at halos takbuhin kong banyo. Pagpasok sa loob ng banyo, kaagad akong dumuwal ng dumuwal. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin at gusto kong sumuka. Pero wala naman akong mailabas. Mommy,
Halos nakasubsob ng mukha ko sa toilet bowl nang marinig ko ang malambing na boses ni Selena. Nangihina ako, nilingon siya. Baby, anong ginagawa mo dito? Wait mo lang si mommy sa room. Sandali lang ito. Bigkas ko kasabay ng muli kong pagduwal. Shit, ano bang nangyayari sa akin? Wala naman akong maiisip na dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Wala naman akong naalalang kinain kakaiba para akong magkakaganito. You're sick po ba, mommy? Narinig kong nag-aalalang tanong sa akin si Lina. Naramdaman ko pang pagdampi ng maliit nitong mga kamay sa likuran ko. No, medyo masama lang ang pakiramdam ni mommy pero I'm not sick. Sige na baby, sa room ka na muna. Susunod na ang mommy. Bigkas ko kay Selena. Mabuti na lang at nakinig ito pero alanganin pa rin na naglakad siya palabas ng kwarto. Napipilitan lang siya marahil na iwan ako. Samantalang pagkaalis ni Selena, pilit ko naman pinapakalmang sarili ko. Ilang minuto din ako nanatiling nakasalampak sa harap ng toilet bowl at nang masiguro ko medyo nawala ng pangangasim ng sikmura ko, dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa may sink. Tinitigan ko ang aking sariling reflection sa salamin at hindi ko mapigilan na mapabuntong hininga nang mapansin ko kung gaano ako kaputla. Nangingitim din ang ilalim ng aking mga mata na halatang kulang sa tulog. Masyadong halata din ang aking eye bags, tagaktak din ang pawis ng aking noo, kaya naman nagpa siya ako maghilamos na muna. Akmang sasabunin ko na sana ang aking mukha gamit ng paborito kong facial wash nang natitigilan ako. Hindi ko gustong amoy at feeling ko babaligtad na naman ang sikmura ko. Ang ginawa ko, muli kong hinugasan ang aking kamay at nandidiring tinapon sa basurahan ang facial wash kahit na marami pang laman yon. Basta, I hate the smell. Gayong kaya nga nagustuhan kong nasabing produkto dahil super bango noon. Bakit nga ba ako nagkakaganito? Bakit napakasala ng pang-amoy ko? Hindi kaya? Sa isipin yon, kaagad nang laki ang mga mata ko. Nagbilang ako ng date sa aking isipan at doon ko napagtanto na hindi pala ako dinatnan ng aking buwan ng dalaw. Regular ang menstruation ko kaya nakapagtatakang hindi ako dinatnan ng period ko noong nakaraan. Wala sa sariling napatakip ako ng aking bibig sa pagkagulat sa isiping baka nagdadalang tao ako. Yes, hindi kayo nagbungang ilang beses na may nangyari sa aming dalawa ni Hercules? Sa isiping yun, para bang lalong sumakit ang ulo ko. Paalis na kami ni Kuya nang maisipan ko ng daanan sila Stella at Selena sa room nila. Nadatnan ko silang dalawa na nanonood ng paboritong palabas sa television. Sabay pa silang napatingin sa akin nang mapansin nila ang aking presensya. Babies, aalis na muna ng mommy ha? Pero babalik din naman ako kaagad. Magpakabait kayo dito. Huwag niyong pahirapan sila manang. Nakangiting paalam ko sa kanila at isa-isa silang hinalikan sa pisngi. Saan po kayo pupunta, mommy? Pwede po bang sumama kaming dalawa ni Stel? Malambing na sagot sa akin na Selena. Wala sa sariling napatitig ako kay Stel na noon ay nakaupo sa kanyang paboritong upuan habang nakatutok ang mga mata sa television. Gustuhin man namin kaya lang, nagpapagaling pa si Stel. Nakalimutan niyo na ba ang bili ni Doc? Kailangan niyong magpahinga para gumaling kaagad kayo. Nakangiti kong sagot sa mga anak ko. Me, talaga po bang ayaw na ni Daddy sa amin? Sabi kasi nung witch na girl, ayaw na daw ni Daddy sa amin kaya mabuti pa daw na mamatay na kami. Si Alina lang daw ang love ni Daddy. Sabat naman ni Stel. Muli akong napatitig sa kanya at napansin ko nang may namuong luha sa kanyang mga mata. Dali-dali ko siyang dinaluhan at niyakap ng mahigpit. Hindi totoo yan. Mahal na mahal kayo ng daddy niyo. May mga bagay lang kasi talaga na mahirap ipaliwanag pero isa lang ang sigurado ako. Mahal niya kayo at huwag na huwag kayong magtatanim ng kahit na anong galit sa kanya. Naiintindihan niyo ba ako? Pigil ang luhang sagot ko naman sa anak ko. Kung talagang mahal niya kami, bakit hindi na siya nagpapakita? Bakit hindi na kami dinadalaw ni Selena? Siguro, ayaw niya na talaga sa amin, mommy. Siguro, si Alina lang talagang mahal niya. I hate him. Ayaw na namin sa kanya. Ayos lang kahit wala na kaming daddy. Nandyan naman si Tito Lucas at Uncle Crayford eh. Parang sila na lang din ang daddy namin, sabat naman ni Selena. Para namang may kung anong matalim na bagay ang biglang sumundot sa puso ko dahil sa sinabi nila. Oo, galit ako kay Hercules dahil sa mga nangyari pero ayaw kong pati ang mga anak ko ay kamuhian nilang kanilang ama. Ayaw ko rin na lumayo ang loob nila kay Hercules. Pero ano bang pwedeng gawin para magkaayos sila? Wala na. Masyado nang magulo ang mga nangyari at panahon na lang siguro
ang makakapagsabi kung kailan maghihilom ang sugat ng puso. Shh! Tama na. Kung ano man ang reason ng daddy niyo at kung bakit hindi niya kayo madalaw, intindihin na lang natin. Sige na, maiwan ko na muna kayo. Ipinag-bake kayo ni Manang ng masarap na cookies at dadalhan niya kayo mamaya, kaya kumain kayo ha? I love you, babies. Nakangiti kong bigkas at muli silang hinalikan. I love you too, mommy. Halos magkapanabay naman nilang sagot. Matiwasay kami nakaalis ni kuya ng bahay at diretso kami sa pisinto kung saan nakakulong si Rodora. Yes, si Rodora. Sa kahuli-hulihang pagkakataon, gusto ko siyang makita. Gusto kong masigurong nakakulong na siya para mapagbayaran niya lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa mga anak ko. Sa pagkakataon na to, sisiguraduhin ko na hindi na siya makakalabas pa ng kulungan. Miss Velasco, dito po. Dito niya na lang po kausapin ang suspect. Kagad na wika sa amin na nag-a-assist na pulis. Nagtaka ako dahil hindi itong inaasahan kong pagbisita kay Rodora. May lugar kung saan pwedeng tumanggap ng bisitang isang preso, pero kakaiba itong kay Rodora. Dinala kaming dalawang pulis sa isang kwarto. Hindi naman ako natakot dahil kasama ko naman si Kuya Crayford at ang dalawa naming mga bodyguard. Wala naman sigurong mangyayaring masama. Pagkapasok namin sa isang kwarto, naabutan namin si Rodora na nakatalungkot sa isang sulok. Hindi ko maiwasang magulat nang mapansin kong itsura niya. Marami siyang pasa at halatang pinaglaruan ng kanyang buhok. Halos kasi makalbo na siya. Putok ang kanyang labi at may black eye din siya. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura niya? Nagtatakang tanong ko sa pulis na nag-a-assist sa amin. Binugbog po siya ng mga kasamahan niya, ma'am, kaya dito na muna siya sa kwartong to. Sige po, pwede niyo na siyang kausapin. Nasa labas lang po kami, naka-monitor. Nakangiting sagot sa akin ng pulis at tuluyan na siyang lumabas ng kwarto. Nagtatanong ang mga matang, tumitig ako kay kuya na noon ay punong-puno ng pagtatakang nababasa sa mga mata habang nakatitig din kay Rodora. Ano kailangan mo? Masaya ka na ba sa nakikita mo? Masaya ka na bang nakikita akong nahihirapan? Muli ako napatingin kay Rodora nang marinig kong nagsalita siya. Namumulang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Masaya? Maybe. Masaya ako dahil sa wakas, matatapos na din ang paghahasik mo ng kasamaan. Masaya ako dahil sa wakas, makakamit na ng mga anak ko ang hustisya. Galit kong sagot sa kanya. Malakas naman tong tumawa. Hustisya? Bakit? Nakaligtas bang anak mo? Balita ko napuruhan siya eh. Nailibing na ba? Nakapagbabangluksa ka na ba kaya ka nandito ngayon? Natatawa niyang sagot sa akin. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. So, iniisip niya pala na napuruhan niyang anak ko. Halang nga talagang kaluluwa ng babaeng ito. Gusto ko sana siyang sampalin para ipakita sa kanyang galit ko. Pero, huwag na lang. Mukhang lamog ng katawan ni Rodora sa bubog eh. Ayaw ko nang dagdagan pa yon. Sa palagay mo ba, makakangiti ako ng ganito kung tuluyang napahamak ang anak ko? Rodora, kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Safe ang mga anak ko. Baka naman ang anak mong hindi safe ngayon. Alam mo ba kung nasaan ang anak mo? Alam mo ba kung anong nangyayari kay Alina? Nakangisi kong sagot sa kanya. Napansin ko saglit nung natigilan at matalim akong tinitigan. Anong sabi mo? Si Alina? Bakit? Anong nangyari kay Alina? Bakas ang pag-aalala sa boses niyang tanong sa akin. Ayun, nasa ICU at balita ko kapag hindi pa siya makakahanap ng donor sa lalong madaling panahon. Alam mo na kung anong mangyayari sa kanya. Seryoso kong sagot sa kanya. Kaagad namang gumuhit ang pait sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Ilang saglit lang, kaagad ko nang napansin ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Si Alina. Ano nangyari kay Alina? Bakas ang kaba sa boses ni Rodora habang sinasabi ang katagang yon. Sa isang iglap, biglang naglaho ang galit sa mga mata nito. Napalitan niya ng takot at pag-alala dahil sa kalagayan ng anak niya. Ngayon, alam mo na sigurong nararamdaman ko noong nasa peligro ang buhay ng mga anak ko dahil sa kagagawan mo, Rodora. Alam mo na siguro kung gaano kasakit isipin na nasa bingit ng kamatayan ng pinakamamahal mong anak. Galit kong sigaw sa kanya habang nakakuyom ang kamao ko. Isang malakas na paghikbi ang sagot niya sa akin at akmang tatayo na sana siya. Pero muli ding napaupo dahil pati pala mga paa niya ay may nakapulupot din na kadena. Muli ako napatingin kay kuya. Hindi ako makapaniwalang pati pala paa ni Rodora ay may nakalagay din na kadena.
Mukhang secured naman ang silid na ito pero bakit kailangan nilang gawin ito sa isang maliit na babaeng kagaya ni Rodora? Oo, malaki ang kasalanan ng babaeng ito at masaya ako na nahuli na siya ng mga kapulisan. Pero ang ganitong kalunos-lunos na sitwasyon niya ay hindi ko rin naman maiwasan na makaramdam ng habag sa kanya. Bridget, alam kong malaki ang pagkakamali na nagawa ko sa iyo. Sa mga anak mo, pero nanay ka rin. Alam na alam mo kung anong nararamdaman ko ngayon. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako. Kunin mo si Alina kay Hercules. Hindi kayang tanggapin ng isipan ko na baka si Alina ang pagbuntunan ng galit ni Hercules sa akin. Please! Umiiyak na bigkas ni Rodora sa kabila ng kanyang pag-iyak. Hindi ko naman mapigilan ang matawa dahil sa sinabi niya. Makikiusap ka ngayon sa akin? Pagkatapos mong pagtangkaan ang buhay ng mga anak ko? No, Rodora. Hindi kita mapagbibigyan. Hanggat maaari, ayaw na ayaw ko na magkaroon pa ng ugnayan ng anak mo sa mga anak ko. Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin kong lalo itong napaiyak, kaya naman malakas ako napabuntong hininga at seryoso siyang tinitigan sa mga mata. Alam kong hindi na ako makakaalis pa sa kulungan na to. Sa sobrang galit sa akin ni Hercules, natatakot akong baka si Alina mapagbuntunan ng galit niya. Natatakot akong baka pabayaan niya si Alina. Alam kong hanggang langit ang galit mo sa akin pero wala na akong choice. Nakikiusap ako sa iyo, Bridget. Please, ina sa ina, pakitingnan-tingnan naman si Alina, oh. Kung talagang nasa ICU siya, pwede bang tingnan mo kalagayan niya, please? Maawa ka sa kanya. Inosente siya sa mga nangyari. Huwag mo siyang idamay sa galit mo. Huwag ang anak ko. Umiiyak habang nakikiusap na bigkas niya sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko na mapadala sa sinasabi niya. Napaka-unfair niya kung tutuusin. Hindi ko dinamay si Alina sa galit ko sa kanya noon. Naging maayos ang pagtrato ko sa anak niya pero kasamaan naman ang sinukli nitong si Rodora sa mga anak ko. Kung magiging matigas man ang puso ko ngayon para sa kanya at sa kanyang anak, wala na akong magagawa pa. I am sorry. Hindi mangyayaring pakiusap mong yan. Minsan ko nang minahal ang anak mo pero binigo mo ko. Hinding-hindi ko nalilingunin ang anak mo, Rodora. At wala na akong itutulong pa. Seryoso kong sagot sa kanya. Lalo naman siyang napahaguluhol ng iyak. Tapos ng pag-uusap na to, pinuntahan lang kita dito para makita ang sitwasyon mo. Sa nakikita ko ngayon sa'yo, masasabi ko na nakamit na ng mga anak ko ang hustisya. Muli kong bigkas sa kanya at naglakad na ako papuntang pintuan ng silid. Wala na akong balak pang magtagal sa lugar na to. Siguro ito na rin ang huling pagkikita naming dalawa. Walang lingon-likod akong tuluyang lumabas sa silid na yon. Mabigat ang pakiramdam ko dahil sa nakikitang pagdurusa ni Rodora. Pero ayaw ko nang pansinin ang awa na nararamdaman ko sa kanya. Kailangan kong maging matigas dahil naghahangad din ako ng hustisya para sa mga anak ko. Tahimik kaming dalawa ni Kuya na bumalik ng parking area. Akmang sasakay na sana ako ng kotse nang marinig kong may tumawag ng pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad kong nakita sa Hercules na naglalakad palapit sa amin. Bridget, pwede ba tayong mag-usap? Please. Nakikiusap niyang bigkas. Wala sa sarili na patitig ako kay Hercules at sa ilang araw na hindi kami nakita, ang laki na kaagad ng binagsak ng katawan niya. Para saan ang pag-uusap? Para utuin ulit ang kapatid ko? Mr. Montblanc, ilang beses ko bang sabihin sa'yo na layuan mong kapatid ko? Walang magandang may dulo tong paglapit-lapit mong ito sa kanya eh. Malas ka sa buhay nila. Si Kuya nang kaagad na sumagot, halatang hindi na talaga ito papayag pa na malapitan kami ni Hercules. Mr. Velasco, alam kong galit kayo sa akin dahil sa mga nangyari. Pero nakikiusap ako, kahit ngayon lang. Bigyan niyo naman sana ako ng time na makausap si Bridget. Nakikiusap ako. Nagpapakumbabang bigkas ni Hercules kay Kuya Crayford. Wala nang dapat pang pag-usapan. Ayaw na ayaw ko nang lalapit-lapit ka pa sa kapatid ko kahit kailan. Kaya pwede ba? Tumigil ka na. Nainis namang sagot ni Kuya. Malaki na si Bridget para magdesisyon ng mga bagay-bagay. Mr. Velasco, si Bridget pa rin ang magdidesisyon kung makikipag-usap siya sa akin o hindi. Siya pa rin, lalo na't wala naman akong ibang gusto kung hindi kamustahin ng mga anak namin. Bridget, please, kahit saglit lang, pagbigyan mo naman ako. Nakikiusap na muling bigkas ni Hercules. Pigil ko naman ang sarili ko na maluha kasabay ng pag-iling. I am sorry, pero wala na tayong dapat pang pag-usapan.
tapos na ang lahat sa ating dalawa at binabawi ko na ulit ang karapatan mo sa mga bata. Seryoso kong bigkas kasabay ng tuluyan kong pagpasok sa loob ng kotse. Sa pagsara ng pintuan ng kotse ay ang tuluyang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kung alam niya lang, kailangan kong pigilan ang sarili ko na makausap siya ulit para hindi ako may pagkanulo ng sarili kong nararamdaman para sa kanya. Marupok ako, traidor ang puso ko at natatakot akong saglit na panunuyo niya sa akin ay muli akong bumigay. Ayaw ko na, pagod na ako. Ayaw ko nang balikan pang nakaraan naming dalawa.